daw si Kristo ay nagtayo at naging pundasyon ng simbahang Katoliko. Pero sa kasaysayan ng mundo, tanging si Constantine, ang Romanong emperador, ang siyang nagbuo at nagpalaganap ng Kristyanismo ng simbahan nito, samantalang ni hindi naman ganap na Kristiyano si Constantine. Imagine a non-Christian defining the faith of the Christian. Yun ang malaking hindi alam ng maraming Kristiyano. Dahil binyagan siya noong mamamatay na siya many years after. Cruz Camarivaris Camavar. Ang apat na Gospels ni na Mateo, Marcos, Lucas at Juan ay hindi lamang ang mga librong naglalaman ng buhay ni Kristo sa mundong ibabaw. Mahigit daw sa 277 libro ang sadya o manong hindi isinama sa Biblia. So, hindi lang naisama sa opisyal na bersyon ng Biblia. Dahil ang nag-declare ng official version ng Biblia ay si Constantine. Tinanggal niya ito? Tinanggal niya dahil bawal. Ayoko bawal. Bakit? Sinabi ni Barnabas na hindi Diyos Jesus. Ah. Sinong nag-define na Diyos Jesus? Hindi naman si Jesus, si Constantine. Ang Secret Archives ay taguan ng mga ipinagbabawal na literatura na maaaring makasira sa pananampalatayang Katoliko. Nakasaad sa batas ng kanon na ang simbahan at bawat diocese ay magkaroon nito. Kaya iniingatan ng simbahan kasi bagamat totoo yan, kapag ilalabas mo, anong purpose ang silbi niya? Kundi gumawa ng skandalo at masira lang yung simbahan. Aktibong alagad ng simbahang Katoliko si Father Robert Reyes. Pero mismong siya ay sang-ayon na ang simbahan daw ay isang baul ng sikreto. Marami pang ginawang mali ang simbahan sa kasaysayan. At sa sobrang dami, ewan ko lang kung anong gagawin ng kasalukuyang Papa. Ito ba'y ilalabas niya, ilalantad niya, tingi siya ng tawad? Yan ang narinig natin, yan ang kwento-kwento, pero wala tayong katibayan na mayroon nga. Kasi kung secret nga talaga, sino nakakaalam? Mas nakakatakot isipin na ang simbahan ay may isinisikretong yaman. Yan ba'y isa ring sikreto ang kayamanan ng simbahang Katoliko? Totoo yan. Secret na kayo mga mahihirap, Bisaya ako, magbibisaya lang ako ha. Sabi nila, mag-antos para masantos. Pero yung pare at priors, hindi yung nag-antos. They own big tracts of land. Mayaman kung bibilangin mo yung mga simbahan, yung mga paintings, yung mga bagay na nandyan nga, bahagi ng kayamanan ng simbahan, pero hindi naman pera yun eh. Nabubutasan na nga raw ang tinatawag na vow of poverty ng mga pari. Ino-audit kami regularly ng diocese. At sa pag-audit sa pari at nakita yung ang mga anomalya, ay pwedeng ang pari maparusahan. Ang hamon sa simbahan ngayon eh, kasi lalo ngayon napakahirap ng bansa natin. Ang dami-daming mahirap. Nasaan na yung pare na bumababad sa mahihirap na talaga, walang makain, walang hanap buhay? Ang sikretong yaman ng simbahang Katoliko ay wala pa raw kung ikukumpara sa pinakamalaking lihim ng simbahang Katoliko. Ang tunay daw na pagkatao ni Hesukristo. Sino nga ba daw si Jesus? Siya nga ba ay tao lamang na romantikong nagmahal kay Maria Magdalena? Si Maria Magdalena nga ba'y babaeng tagapagbigay ng panandaliang aliw o karakter na ibinigay lamang ng simbahan para sirain at iligaw daw ang tao sa tunay nilang relasyon ni Jesus? Ang fiction o katang-isip na The Da Vinci Code ni Dan Brown ay isa lamang sa maraming libro na kung hindi man diretsyang tumuligsa, nagmumungkahi naman ng mga teorya at posibilidad sa tunay na buhay daw ni Jesus. Ang mga sources na ginagamit ng Da Vinci Code, hindi ang Biblia. Parang collection lang ng mga maraming mga kasabihan na ito raw ang sabi ni Kristo, ganito raw ang nangyari. Hindi siya buo. Ang inilabas ng librong ito ay pawang mga pirapirasong teorya lamang na pinagtahi-tahi. Walang direktang basihan na inilalabas. Si Maria Magdalena si Kristo ay partners. Partners. Kasama sila. Si Maria Magdalena active sa ministry ng sa evangelization. Maraming maaring gumawa ng teorya, ng kwento, kung ano nangyari. Pero ang punot dulo nun, puro teorya lang. Wala tayong katibayan.
Malalim pa daw ang baul ng lihim kung tunay na mukha ng simbahang Katoliko ang uungkatin. Pero kung may pagtataguman, ito'y para proteksyonan lamang ang integridad ng simbahan. Kaya ayaw ng simbahan na mabawasan yung integridad ni Kristo bilang anak ng Diyos sa pagtanggap ng mga teorya na si Kristo at si Maria Magdalena ay may ugnayan na pisikal at sexual. At aaminin ko na kahit sa loob ng simbahan, merong kasalanan, no? Hindi porke madre ka o pari ka, wala kang kasalanan, wala kang kahinaan. Ang tanong, dapat lamang ba ng simbahan ay may sikreto? O dapat ay hubad at bukas sa bawat mananampalataya, anuman ang kulay ng katotohanan? Kailangan po bang magkaroon ng secret ang simbahan? Sa bilang naging pare, piniyo ko, tama, kung the integrity of the church ang pangusapan. Nang simbahan dahil may moralidad, ay hindi papayagan na matabunan ang katotohanan ng mga kasinungalingan. Kung mahina at manipis ang paniniwala, hindi malayong gumuho ang pananampalataya ng isang tao. Ngunit ang paniniwala sa puso ay hindi maiiwasan ang nilalaman ng isip. Ang pagbabalansing yan ay ayon na lamang siguro sa bawat